Sorry, pumasok na ako. Ginamit ko yung susi sa gate. Hindi pa ako nawag na tawag eh. Sama ka ba? Saan? Sa launching ng book ko. Kalimutan mo ba? Si June kanina pa nasa labas. Inaantay ka rin niya. Kaya na lang muna. Tatapusin pa tayo. Mas mahalaga po talaga yan kasi sa akin, no? Ano ba ako sa'yo? Pwede ba mamaya na tayong mag-usap? Roy! Ano ba? Importante to sa'kin! Last week ko pa sinabi sa'yo! Pakita mo naman yung support sa girlfriend mo! Hindi ko matitigan! Di ba sabi ko mamaya na tayo mag-usap? Hindi ka makaintindi! Alam mo, writer ka pa naman, pero ang hirap mong matindi! Bakit pag pumunta may magbabago? Wala naman, di ba? Wala pa rin bibili ng libro mo! Sa tingin mo, ikaw yung magaling! Sige! Ikaw na yung magaling! Magsama kayo ng mga paintings mo! Sinabi mo? Ha? Kahit gano'ng kadaming kulay yung gamitin mo sa paintings mo, kahit kailan hindi sila maaliwalas! Because you're dull as a person. Darkness resides within you. You are a black hole in which no light, no love, and no tenderness can escape. Wala akong kwenta. And I pity you! Kailangan mo to. Buti pumayag silang maurong yung book launch. Huwag kang mag-alala, Gina. Kausapin ko yun si Roy. Makikinig naman sa akin yun eh. Roy, salamat. Salamat kasi... lagi kang nandiyan. Sinasaktan niya ako. Pag may problema ko, may... Pinapagod na ako. Hindi ko na ata kaya. Hindi ko na kaya mananakit niya sa akin. Hindi ko na siya kaya itabihin. Gina, kung ayaw mo na, itigil mo na. Hindi naman din ang purpose kapag mag-boyfriend at girlfriend kayo, di ba? Para makilala niyo ang isa't isa. Pumili ka ng taong paprotektahan ka, mamahalin ka, papahalagahan ka. Gina Writer ka. Alam mo yung sinasabi ko. Gina, matagal na kitang gusto.
ako na lang yung piliin mo. Ako na lang, Gina. Jude. Mag-usap muna tayo. Teka, Roy! Roy, tama na! Ano? Tama na! Ano? Umalis ka na! Boy, ano ba? Tama na! Ano? Mas pipiliin mo sa akin tao? Mas pinili ni Roy na lumayo na lang matapos matuklasan ang ginawang pagtataksil ng nobya at ng kanyang best friend. Gayunpaman, itinuloy pa rin nila Gina at Chun ang kanilang relasyon. Pero magiging matatag kaya ang pagmamahalan na ang naging pundasyon ay isang malaking kasalanan? Nungkol dyan ang ating bagong two-part episode ng Tadhana. Han? May problema ba? Baka isara ko na yung travel agency. Ha? Baka isara ko na yung travel agency. Bakit? Ang laki ng niloan natin para sa business na yun. Kaya nga eh, pero mas hindi wise kasi kung hindi natin siya isaasara. Mababaon lang tayo sa utang eh. Marami pang natatakot bumiyahe ngayon. International border, sarado, kahit domestic, mahina. Paano yan? Paano yung panggastos natin? Next month, maniningil na yung bank sa loan natin. Saan tayo kukuha ng bayad? Mahal, ibibenta ko muna yung kotse ko. Para hindi tayo matakot at para may panggastos tayo. Pasensya ka na. I'm sorry. Alam kong pinangako ko sa iyo na naalagaan kita. Tapos ganito yung nangyari. Pasensya ka na. Kaya natin to. Ano yan? Ano ginagawa mo? Nahanap ko si Susie. Papakain ko siya eh. Susie? Oo, oh, hindi ko lang mahanap yung owner niya. Pero lagi siya nandito pagtanghali. Oo. Oh, lakad mo. May titingnan na kami ni kumparing Mark na business opportunity. Siyempre pang samantala muna habang wala pa yung travel agency source of income. Huh?
ka pupunta? Magta-taxi ka? Hmm. Magko-commute ka? Ingat ka, huwag ka magtatanggal ng mask, ha? Oh, siyempre hindi. Ito, susuotin ko lang ito. Ano yan? Ha? Meron. Hand? Ano yung nasa li... Ah, wala. Ha? Sige na. Baka maliit ka na. Okay ka lang? Mm-hmm. Suot ka ng mask, ha? Oh, sige. Una na ako. Love you, hon. Ingat. Sabi mo, kumalma ka nga! Nakita ko! Hindi ako tanga, hindi ako pula, gumawin ka! Gina, please! Kaya ba nalugi yung negosyo natin dahil sa babae mo? Ha? Gina, tama na yan. Hindi ako natutuwa. And you think natutuwa ako? June, ang dami kong sinacrifice para sa'yo! Ang dami kong tinalikuran because of you! Tapos ito ay gagawin mo sa akin! Are you enjoying this, ha? Natutuwa ka ba na malagi kang may tinatagong relasyon, ha? Stop, pag-usapan natin. Wala na rin naman pag-usapan kasi sumaling ka. Noon, papay, magaling ka na magsinungaling, di ba? Dilin lang mo yung best friend mo noon para makuha mo ko. Kaya alam kong kaya mo ko nakuhin! Harap-harap ako akong nakita yung pagtataksin mo tapos lumulusot ka pa. Ano ba yung sasabihin mo? Hindi ko kaya. Doon muna ako kay tita mo tutulong. Hindi ka na kayang makita. Suka ako sa'yo. Ano kaya ang katotohanan tungkol sa babaeng nakita ni Gina nakahalika ni June? Unti-unti na rin bang masisira ang relasyon ng dalawa? My Lord, Papa! Pagkakasak itong puso kong namulira. Sana'y pagkakita. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin marunong tumawid? Roy? Suot mo nga yung mask mo. Ano ba, Gina? May nakikita ka pa ba ibang tao dito? Tayo na lang nandito eh. Kumusta ka? Kailan ka pa bumalik dito sa Pinas?
6 months lang ako sa Singapore. Hindi ko kinaya eh. Umuwi rin ako. Ikaw? Eto. Kinasal na nga pala kayo. Kalimutan ko. Sorry ah. Hindi kita pinahalagaan. Tapos na yun. Nag-move on na tayo. 2 years na rin naman yung dumaan eh. Basta mahalaga. Masaya ka na. Masaya na rin. Mukhang ikaw lang masaya sa atin eh. Ako, ito. Single pa rin. Paano may kaibigan ka dyan? Reto man naman ako. Bakit? Parang may nagbago sa'yo. Hindi ko lang alam kung ano eh. Is it your eyes? Kulay mo? Baka naman ito. Simula kasi nung iniwan mo ako, hindi na tumibok to eh. No wonder painter ka at hindi writer. Corny mo. Sumusulat ka pa ba? I stopped. Kasi na-realize ko, tama ka rin naman eh. Wala namang bibili. Wala namang magbabasa. So, what's the point, diba? I'm sorry. Sorry na sabi ko yun. Basura ko 2 years ago, no? Pareho lang naman tayo. Kahit balibalik ta rin mo pa, mali yung nagawa namin ni Joe. Kamali ka. Kamali rin ako. But looking back, without those mistakes, hindi natin makikilala yung sarili natin, diba? And without those mistakes, hindi ko marirealize kung gaano kakahalaga sa akin. Gina, handa ulit akong magkamali para sa'yo. Para sa atin. Roy. Sa muling pagkikita ni Gina at Roy, tila nanumbalik ang pagmamahalan na tinalikuran niya noon para lang kay June. At nang marinig din ni Gina na napatawad na siya ng dating kasintahan, tila nagbalik din ang tiwala niya sa sarili. Ay. You're writing again. Tanggap nga pala ako dun sa trabaho ang ina-applyan ko. Pag nakaipon ako, bibili na ako ng sasakyan. June, may ginagawa ako. Galit ka pa rin ba sa akin dahil dun sa binibintang mo? Sinabi ng tita mo. Alam mo kaya ayaw kong pumupunta ka dun eh. Sinusulsulan ka lang dun eh. June, wala akong time para may pagtalo sa'yo. Ikaw na kayo may kasalanan. Ikaw pa yung matapang. What's wrong with you? What's wrong with you? What's wrong with me? Tinapon mo yung pagkain ni Susie na parang walang nangyayari. Sasabihin mo sa akin what's wrong with me? Eh, ikaw, what's wrong with you? Napaka-insensitive!
Gina, magagalit ka sa stupid cat food! Wala namang kumakain yun eh! This is for Susie! She's not even your cat! Ikaw na nga mismo nagsabi, di ba? Baka merong may-ari sa kanya. Eh, ni minsan nga hindi ko yung nakita eh. So, ako pa yung sinungaling? Hey, don't overread. Don't overreact? Ikaw gumawa nun! Ganda. Bad. May problema ba? Parang umiinis ako sa sarili ko. Sorry. Sorry nang sorry. Hindi lang naman ikaw yung gumawa ng kasalanan dito. Gusto mo ba itigil na natin to? Matakot kasi ako na baka may makaalam nito. Alam mo naman yung mga tao. Judgmental sila pag babae ang gumawa ng kasalanan. Kababaeng tao, kumakontento. Pero pag kayong mga lalaki, normal lang sa inyo. Sinabi sa akin, parating na si June. Wala ka naman sinabi. Ah!
Dali, sandi. Saan ka, Dad? Sabi tayo, damikisa mo! Kaya ang eksenang nadatnan ni June, magkakaroon nga ba ng second chance ang pagmamahalan ni na Gina at Roy? O makikipagbalikan na lang si Gina para lubusan niyang mapatawad ang kanyang sarili? Huwag palalampasin ang mga susunod na mangyayari sa Part 2 sa susunod na Sabado dito lang sa Tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera.